Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay naganap na ang pagbabalik ng ilang players na buong season last year ay nagpahinga. At ito nga ang kanilang mga naging performance. Si Jamal Murray na out ng 539 days dahil sa ACL injury ay gumawa ng 10 points, 2 assists at 2 steals on 4 of 7 shooting sa field sa loob lamang ng 15 minutes of playing time. Si Kawhi Leonard naman na nagpahinga din ng 476 days nang dahil din sa ACL injury ay gumawa ng 11 points, 4 rebounds at 2 steals on 3 of 8 shooting sa field. Siya ay naglaro ng 16 minutes sa kanyang pagbabalik. Si Ben Simmons naman na out din ng 470 days nang dahil sa back injury at mental health issues ay nagtala ng 6 points, 4 rebounds at 5 assists on 50% shooting sa field. Ganun pa man, negative nga siya sa plus minus at 0 of 2 din siya sa free throw. Isang bagay na naging malaking problema niya noon sa Philadelphia 76ers. Kaya naman nilalabas nga siya sa mga final possession ng game dahil nauso din ang haka-Ben. Habang si Damian Lillard naman na nagpahinga din ng 276 days ay gumawa ng 16 points on 5 of 13 shooting sa field sa loob ng 23 minutes of playing time. So ayun nga po mga kaibigan ang naging performance ng mga nagbabalik na NBA star players matapos sa mga injuries na naging dahilan ng pagkaka-out nila ng buong season or at least most of the season last year. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Lakers. So kanina nga ay natanggap nila ang talo laban sa Sacramento Kings. Naging disente din naman ang naging performance si Anthony Davis. 11 points at 11 rebounds on 4 of 9 shooting sa field siya, habang 5 points naman si Russell Westbrook on 2 of 3 shooting sa field and not a single 3-point attempt. At 4 points naman si LeBron on 0 of 7 shooting sa field at lahat nga sila mga kaibigan ay naglaro ng 15 minutes. Isang bagay daw na halata kanina mga kaibigan na yung madalas sa pag-atake nila sa basket. At malamang ito nga ay dahil sa bagong motto ng Lakers na pasimuno ng kanilang bagong head coach Darvin Ham. At ito nga ay you get it, go! Ito nga mga kaibigan ang mensaheng gustong ibigay nga sa kanyang tatlong star na kung welo nga silang umatake ay go lang at wag nang mag-alangan. Dahil last year nga ay nangyari din to sa Lakers sa tila ba nagkakahiyaan pa ang kanilang mga superstar. At nakita nga natin na nagkaroon ito ng malaking epekto kay Russell Westbrook. Nagsibagsakan nga ang kanyang mga stats at talagang nahirapan siya mag-fit sa team na ito last season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na may mga tirada nga mga kaibigan ng projected number 1 pick next year sa NBA draft na si Victor Wembanyama ng franchise sa pang prospect. Si Victor Wembanyama mga kaibigan na isang 7'4" o higit pa na wing player. Ang kanyang team sa France ay may dalawang preseason game laban sa G League Ignite, kung saan naglalaro dito ang isa pa sa mga top 5 prospect din na si Scoot Henderson. Sa isang panayam ay sinabi ni Wembanyama na magaling daw talaga itong player si Henderson at deserve niya nga daw sana na maging ang number 1 pick kung hindi lang siya pinanganak. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.